Brother, may ebidensya, may ticket eh. Opo. Chinarge mo ng overloading, may timbangan kayo, wala? Wala po. O, paano mo nasabing overloaded ang kanyang truck? Dalawang usapin dito, Jefe. One, nag-charge ng overloading, hindi tinimbang. Ikalawa, dalawa sila, nagbayad ng tig 5,000. 5,000, no? Walang resibo. Alam ko kung gaano kahirap maging pulis. Pero, hindi pwedeng dahilan yon para umabuso tayo gamit ang kapangyarihan. Ang gusto ko lang, Jefe, simple lang. Maikorek yung mali. Sinong mamumukhaan mo dyan humuli sa'yo? Wala, sir. Ha? Wala. Baka natatakot ka? Hindi, sir. Hanapin mo yung ticket. March 20 nung natikita kami doon, sir, sa baba ng tulay. March 20 po? Oh, sir. Anong mga anong oras po? Alas 6 ng umaga, sir. Inuli kami dyan, sir. March 26. Pinabalik kami. Pinagkukuha yung lisensya namin. Pinabalik kami. Tapos, nung kunin namin lisensya namin doon sa ibang ng tulay, tinikitan kami. Lahat kami, mayigit kami 30. 30 truck drivers? Oo, sir. Ano ang karga mo? Bigas, sir. Bigas. Anong sabi sa'yo? Anong violation? Overloading, sir. May timbangan? Wala? Wala, sir. Isipin mo. Inuli, overloading, walang sabi timbang. Sabi nga, dumaan naman kami sa DPWH. Bakit hindi kami na-overload? Kayo, overloading. Checkpoint lang sila. No, tinikitan siya ng overloading. Ang number one question mark doon, Jefe, wala naman timbangan ng polis natin eh. Nandun po sa DPWH. Oo nga. Pero by the time na mahuli siya, hindi naman tinimbang ng polis. So, to cut the story short, walang timbangan yung polis natin, pero hinuli itong truck driver, ang karga niya bigas, ang charge, overloading, umaga ng March 20. Kinabukasan, bumalik para mag-settle, magkano binayaran ninyo? Doon sir, kabila. Oh, doon sa, no. Magkano? 5,000 ang isa sir, dalawa kami. Dalawa kayo? No. May resibo, wala? Wala, sir. Ah, oh, see? Kinuha lang yung ticket sa yung pera. Doon pa lang sa, alam mo, Jefe, matagal na ako sa ganitong advocacy. Kwento pa lang, alam ko na yung pwedeng, tayo kasi, hindi naman pwedeng basta magbase sa kwento. Pero doon sa pagkasabi na hinuli at sinabing overloading, walang timbangan, questionable na yon. At nung balikan kinabukasan, nagbayad sila, walang resibo. Hmm. Dalawa kayong, dalawang truck. Ang sabi yung kasamahan ko rin sa kumpanya, sir. Kasi ang sabi nila sa amin nung tinikita kami ng umaga, kung di nyo matubos ng 3 days yan, ipaparibok na yung lisensya nyo. Sino po kaya yun? Mamumukhaan mo ba? Hindi ko na mukhaan, sir. Sino po kaya? Hindi ko na mukhaan. Pwede po. Ayan, nakita na. Name and unit of officer. Ano ito? Ako po. Oh, perma mo ba ito? Ako po yan. Oh, paano mo sinabing overloading yung sasakyan niya? Yes, take note. Nasaan yung investigator mo? Nag-take note na sir. Yes, sir. Brother, may ebidensya, may ticket eh. Opo. Chinarge mo ng overloading, may timbangan kayo, wala? Wala po. O, paano mo nasabing overloaded ang kanyang truck? Kasi may ticket, Jefe. Hindi. Oh. Ito po yung ano sa citation ticket. Oh, no, citation ticket. Oh. Paano mo nasabing overloaded, wala kayong timbangan? Ipagpalagay overloaded. Jefe. Yes, sir. Pero sa ngalan ng tamang pagpapatupad ng batas, may sinasabi siya, Jefe, dumaan sa timbangan ng DPWH. Hindi hinuli. So, ang presumption natin, hindi siya overloaded. Ipagpalagay na hindi totoo yung kanyang version. Tayo naman eh, ako. Pero sir, sinabi niya kanina, narinig ko naman na walang nangyari timbang sir, diba? Pagpatimbang niyo po. Oh, hindi kayo tinimbang. Kasi kung tinimbang, pumasok kami sa timbangan. Opo, pero hindi Jefe, excuse sir, for your information,
public service tayo. Yes, sir. Wala namang usapang personal. Okay. Recorded tayo. No. Para public awareness. Malaman ng tao, ang bayan, ano yung tama, ano yung mali. Eh, gusto kong sabihin sa'yo, i-proper natin yung pagtatanong. Kasi, pag nilabas natin yan, magkakaroon ng impression ang publiko na pinoprotektahan mo yung tao mo. O, di ba? O, lilinawin natin. Karap naman siya. Ang sumbong niya, dumaan sila sa timbangan ng DPWH, tinimbang pasado. Okay. Sa DPWH, pag pasado, wala nang argumento, walang ticket na pasado o hindi. Okay. Nasita ng tao mo, ipagpalagay na walang katotohanan yung sinasabi niya, hindi pa rin ma-justify ng tao mo yung pag-charge niya ng overloading. Why? Wala kayong timbangan, di ba? Yes, sir. Oh. Sa harapan mo, tanungin natin itong si brother ano? Chico. Paano mo sinabing overloaded yung sasakyan? Eh, wala kang timbangan. Bali po, may papel po sa kasi sila sa na ano? Ano sa amin na kung ilan po yung karga nila, tapos nagta-times po kami. Nasaan yung papel? Na sinasabi mo? Sa karga po nila. Kung po kami bumabasa. Hindi, police ka eh. Mas, kasi kung wala kang ebidensya, mas kapanipaniwala ito. Yan oh. Ang hepe, ang sinacharge ni patrolman, overloading, hindi naman sila nagtimbang. Ngayon, sasabi mo may papel, nasaan yung papel? Kaya, gano'n naman eh, criminologist ka. O, siyempre, alam mo yon. Yung version mo versus version ng driver. Oh. Brother, major pa lang ako, 2006, advocacy ko na ito. Yes, sir. And ayaw ko na ang impression ninyo, bias ako. Pare-pareho tayong Pilipino. Public servants tayo. Dati akong pulis. Sa ngalan ng public service, mas kakampihan ko pa rin kung sino yung tama. Kasi ang hindi magandang nangyayari, hepe, ilan lang sa pulis ang nagkakamali, pero sa tingin ng taong bayan, ay napakasasama ng pulis. Oh. Yun ang impression. So, baka hindi ninyo naintindihan, yung ginagawa ko, hepe, hindi trabaho ng congressman. Kaya lang, bago ako tumakbo sa politika, advocacy yan na ito eh. Yes, sir. Hindi naman tama na naging congressman ako, bahala na ang mga drivers na nabibiktima ng ganito. So, hindi ka pwedeng mag-charge ng violation na overloading na hindi mo tinimbang, hindi mo nasaksihan. Malinaw yun. Hepe. Yes, sir. Oh. Kung may timbangan kayo, baka medyo kahit hindi tinimbang, medyo iyas. Medyo ano pa yon? Usapin pa yon. Kasi ba, nagsisinungaling siya. Pero validated ko, hepe, wala kayong timbangan. Walang timbangan sa area ninyo ng DPWS para ang mga pulis nakabantay para pagka may violation, titikitan. Nung nagbayad kayo, dalawang usapin dito, hepe. One, nag-charge ng overloading, hindi tinimbang. So, whether overloaded o hindi, technically, legally, hindi pwede. Tama ba, Iyas? Ikalawa, dalawa sila, nagbayad ng tig 5,000. 5,000, no? Walang resibo. Kanina po, sir. Ito rin ba ang nakatanggap? Huwag kang matakot, hindi, yung hindi, sa totoo tayo. Hindi, sir. Sinong kasama mo doon sa kinabukasan? Eh, wala na po. Outgoing na po. Walang duty doon? Po, alam mo. Oh. Kasi alas 8 po, uuwi na kami. 8 a.m. po. Kasi nung pinababalik po namin sila,
nagparadahan po silang lahat. Pero balik tayo. Matagal ka na sa checkpoint? Since... Ano po? May ilang taon na ito, Hepe, sa'yo. Sinong una sa inyo? Siya po, sir. Kailangan nag-assume dito? 2022 po, October. So, magto 2 years ka? Opo, sir. 1 year and 5 months na po. Una ito? Opo. Criminologist ka eh, di ba? O, diretsahan tayo kasi wag na tayong magpalusutan dito. Sa harapan ni Hepe, sa palagay mo ba tama na mag-charge tayo ng overloading o overloaded, hindi naman tinimbang? Tama, mali? Mali, di ba? Sa inyo, sino pang naninigil ng overloaded, overloading? Hepe, ito ba assigned sa checkpoint? Opo, sir. Checkpoint. Sino pa sa inyo? Yung kasama niya naka-dispatch, ipinakiusap ko lang siya sa boss. Siyempre, Hepe, pag hindi nagmaneho, no work, no pay. Yes, sir. Ang sabi ko lang sa boss, sagot ko yung sweldo niya. Eh tayo naman, pare-parehong lalaki. Gusto ba ninyong iharap ko pa yung kasama niya para ituro kung sino ang tumanggap ng pera? Anong tawag doon, Iyas, kapag ka umamin? Anong tawag doon? Paano umamin, sir? Sa... Halimbawa at hindi na pinahirap yung investigation. Pwede siya maging mitigating kasi yun. Yun, mitigating circumstances. Oh, kasi with respect to our chief, wala ako sa posisyon. I-endorse ko lang kayo kay Iyas at kay Hepe. Oh, ano sabi ni Chief Iyas? Mitigating circumstances. Pag dininay nyo at napatunayan pa natin, kasi babalik pa ako. Yes, sir. Ay di pati ako, papahirapan nyo pa. Ay once na na-prove yan, ibang usapan na yon. So, mas maganda, magpakalalaki tayo. Kung nagkamali tayo, aminin natin. Pero, very clear, hindi may iwasan, may administrative sanction yan. Doon sa pera, alam nyo naman, may criminal offense yun. Tama ba, Hepe? Yes, sir. Oh. Pero of course, kung wag na natin pahabain yung investigation, eh, mapapababa yung sanction sa inyo, ano? Hindi ko kayo pipilitin, iwanan ko kayo kay Hepe. Yes, sir. At kay Iyas. Ni-request ko lang yung attention, Hepe, ni Iyas. Para initially, nakikita na nila yung direction ng investigation. Kasi mga kapatid, hindi ko naman kayo inahamak dahil ako naman nag-police. Mahirap ding tao ako. Lumaki ako sa bahay kubo. Totoo yan. At ako, pumasok sa military hanggang naging police, sa puso ko, public service talaga. Hindi ko naman sinasabing abusuhin natin yung mayayaman. Pero, imagine naman, oh, driver, nagtitis ng gutom, pagod, puyat, isang kahig santo ka, pag hindi nagmaneho, Hepe, walang ipapakain sa pamilya. Isipin nyo, ang ginagawa ng ibang boss, Hepe, pag nagmulta, Iyas, dahil wala namang alam sa batas yung mga boss nila, ang isip nila, tama ang ginagawa ng pulis, kaya magpapadala ng pera, i-deduct sa sweldo ninyo, tama? Isipin ninyo, 5 truck, 5,000, 10,000, hahati-hatiin. Hahati-hatiin. May asawa ka na, kapatid? Opo. Ilan anak mo? Wala pa po. Ikaw? May asawa? Wala. Ikaw? Meron na po, sir. Ilan anak mo? Isa, sir. Ikaw, brother?
Ikaw? Kasama. Wala po alam. Biro, yung mga papakain natin sa pamilya natin, galing sa hindi magandang gawa. Eh kasi, alam mo, may malasakit din ako sa mga bata mo, Hepe. Yes, sir. Pag ang nabiktima ninyo, marunong pumatay. Oh. Sa Mindanao, may nabiktima yung may kinutongan. Iyas. Nagbigay yung driver. Binalikan. Binaril sa ulo yung yung inyong asawa, mag-usap kayo, nakakapag-loan sa Upsly. Ako kasi, puro utang din ako sa Upsly nung pulis ako eh. Ikaw? Pareho tayo sa... Oo yan. Lahat ng slide. Lahat ng loan. Ang kulang na lang sa atin, loan mower. Yes, sir. Pero ako, kaya kong tumingin ng diretso, Hepe, dahil ako talaga nagbi-business kahit nung pa. Pero tinitiyak ko, yung trabaho ko, hindi ko pinapabayaan. Kasi hindi natin hinahamak ang PNP. Kahit lahat ng sweldo mo, ipunin mo, hindi kayang magpaaral ng anak. Babayad ka ng apartment, kuryente, tubig, kakain pamilya mo, mag-aaral anak mo. Wala kang kayang iharap sa aking CPA, accountant, or negosyante na magsasabing mapagkakasya yung inyong sweldo. Kulang talaga yan. Pero kung kukunin natin yan sa motorista o sa kapwa natin, ang resulta niyan, balasubas tayo, abusado tayo. Kaya simula ngayon, simula na ninyong mag-isip, mag-usap kayo ng asawa nyo. Ano yung pwedeng hanap buhay legal para may other source of income. Hindi ko gina-justify yung ginagawa ng ibang mali ng pulis, Hepe. Pero talagang hindi sasapat yung sweldo. Hindi naman katwiran yon na umabuso tayo sa kapwa. Hindi pwedeng justification yun. Okay, paano ngayon yan? Eh, pag alis ko, hindi kayo nagkaayos. Eh, di babalik pa ako, Hepe. Pag-ayusin na lang po natin siya. Hindi pag-ayusin kasi nakomit na yung kasalanan eh. No. Iyas. Eh, friendly warning. Ayusin yung investigation kasi pag hindi ko na gustuhan yung result ng recommendation mo, baka ikaw din ang iimbestigahan sa IAS. Trabaho lang to. Public service. Paglilinaw sa inyo lahat, ha. Yon driver ng truck. Kahit ngayon pa lang, kahit umatras yan, tuloy pa rin ang administrative case. Kasi administrative case to eh. Pag umatras yan, ako magpuporso ng kaso. Yes. Kukuha lang ako ng ticket, ng ebidensya, painvestigan ko tuloy yan. Ang gusto ko lang, Hepe, simple lang. Maikorek yung mali. Ganun kasimple. Tayong lahat, nagkakasala. Walang perfectong tao. Ayaw ko kayong tanungin isa-isa dahil pangit. Dahil may camera. Baka magkahiyaan tayo. Pangit din naman, aamin sa camera. No? Pero pag yan ay tamang trabaho tayo. Ako, dati rin, ano ka ba, PNPA? Anong class ka? 2008. 2008. Ikaw, IAS. Dati kang PNCO. Oh, kami ni IAS, dating PNCO, dating katulad nyo. Kaya alam ko yung damdamin ninyo. Alam ko yung sitwasyon ninyo. Alam ko kung gaano kahirap maging pulis. Pero, hindi pwedeng dahilan yon para umabuso tayo gamit ang kapangyarihan. So, yes, dalawang argumento dito, ha. Yung pag-ticket, overloading, na wala naman timbangan. Pangalawa, yung pagkolekta ng 5,000 bawat truck, wala namang resibo.
Isa lang ang pakiusap ko sa mga bata mo, Hepe. Yes, sir. Magpakalalaki tayo. Nagkamali, tanggapin. Pwede namang bumaba ang kaparusahan yan kung hindi na ninyo pahirapan ng iyas. Pero siyempre, kung papahirapan ninyo, rights ninyo yun. Tama ba ako? Yes, sir. Yes, sir. Tayong lahat nagkakamali. Walang perfectong tao dito. Si Epe, hindi ko natatanungin. Sigurado nagkakamali din yan. No? Matik, sir. Oh, matik yan. Nung ako ay wala pang 1 year sa service, military, kamunting na ako madismiss. Nakipagpalitan ako ng duty. Problema, pumalpak yung trabaho nung kapalitan ko. Wala kaming black and white. Ang sabi ni General Carrion, padidismiss kita, busita. Yes sir lang ako ng yes sir. Ang sabi ni General Carrion, yes sir ka ng yes sir. Anong masasabi mo? Sabi ko, sir, kung anong dapat kong kaparusahan. Handa ka bang madismiss? Kung yun ang kapalaran ko, tatanggapin ko, sir. Yung pag-amin ko, natuwa si General Carrion. O sige. Pinatawad ko, sir. Absolto ka na. Maging aral na sa iyo yan. Ay kung paikot-ikutin ko pa yung general, dismiss ako. So na-share ko ito sa inyo na lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, magpakalalaki tayo yung mali. Huwag na natin paikutin. Ang pakiusap ko sa iyo, Hepe, yung mali ng tao natin, huwag natin takipan para sila matuto makasurvive sa serbisyo. Yes, sir. Tama ba? Mm-hmm. Yan naman ay alam nyo naman yan. Siyempre, pag may mali, may katumbas na kaparusahan. Hindi ko lang ito pwedeng palampasin kasi ako naman tatanda din. Tayong lahat, darating yung araw, mamamatay din tayo. Eh, kailangan magkaroon ng pagbabago habang nasa posisyon tayo, Hepe. So, Iyas, usap kayo. No? Sa ano sir, sa amin kasi hindi kami pwedeng makialam sa ano, sa respondent. More on the complainant. Complainant, no. Complainant lang. So, ang magiging scenario niyan, bibigay siya ng statement, kwento, ano. At doon pa mag-uumpisa si yes sir. Yes. Tapos kapag na-kompleto na namin, at saka pa lang namin sila papatawag. Saka ipapatawag. Kaya mag-usap-usap na kayo. Para isa. Anong gusto ba ninyo? Ako na ang magbabalik nung 5,000 ni Kuya? O mag-uusap-usap kayo? Ibabalik yung 5,000 niya. Eh, may 5,000 pa doon sa kabila. Di 10,000. Okay lang yun, sir. Unintindi nyo. Sisingilin ang boss yun dito eh. Ganito, brothers, ha? Hindi ako bias. Sa tagal ko na lang sa advocacy, pag sinabi, sir, nagbayad kami laman, alam ko na agad yun eh. Totoo yun. So, 5,000 sa kanya, 5,000 doon sa kabila. Hepe, may number ako sa'yo, ha? Opo, sir. Save mo, sir. I-save mo. Mag-uusap kayo. Pangalan ko, sir. Oh, para hindi na dididakin sa iyo ng boss mo. Hindi na, sir. Okay lang. Sige na, tanggapin mo. Sir. Tanggapin mo. Hindi na lang, sir. Hindi, tanggapin mo. Tapos absent ka ngayon, di ba? Hindi, sir. Sige. So kung sakasakali, kung si brother ang nag-ticket, ang nakinabang yung kabila, sinamantala, ano? Kasi last na truck. Parang ganun. Parang ganun, sir. Ang last na truck, sir, na napabalik sa'yo, truck ng buhangin, sir.
Tapos sabi ko, magpahinga na yung tropa kasi 24 hours na kami nagkasal sa atin. Pero ikaw ang team leader. Sabi mo doon sa tropa, tayong lahat nagkakasala. Huwag nang pahirapin. Kasi pag pinahirapan, mas ibang magiging sitwasyon. Sabihin mo, huwag nang pahirapan yung investigation. Harapin na lang yung pagkakamali. Okay. Sige. Thank you. Yes, sir. Tatawag ako sa'yo bukas, ha? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Team leader, pakicheck mo kung sino yung ano, ha? Ah, sir. Kausapin yung kabilang. Tamo, nagastusan pa ako. Yes.